welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. Ayan, so for today's vlog, ang daming nagtatanong nito sa akin sa comment section. So sasagutin ko dito sa vlog na to. So yan. So pero may mga ano, may mga sinagot naman na ako sa comment section kung ano yung pinaka best code ng Pure White Tees. Ayan. So, ano nga ba yung pinaka-best code ng Pure White Tees Class A? So, as usual, ang pinaka-best code naman is CQS or BEA code. Sila lang naman talaga yung pinaka-best code talaga. So, yung pinaka-best code is D18A. Ayan. D18A. Ayan. So, yung price nito is 3.5. Pero kapag reseller yung nagbebenta, hindi ko sure kung magkano yung bentahan nila. Pero kapag sa direct supplier talaga kaya ng BEA code kumuha, is nasa 3.5 lang. So, eto, makukuha nyo tong D18A Pure White Tees Class A kay Unicat. So, yan. So, dyan nyo lang makukuha yan. So, 3.5 pesos. Pero nagpapalit-palit yung price niya. Paiba-iba yung price niya. So, hindi siya nananatiling 3.5. Pwedeng tumaas. Pwedeng bumaba. Ayan. So, magpapakita tayo ng mga picture ng D18A Class A Pure White Tees. So, eto. Pure White Tees Class A D18A code. So, ginrab ko lang yan kay Unicat. And PS, ayan, sana wag magalit. So, sana wag magalit sa pag-grab ko ng picture kasi hindi ako nagpaalam. Ginrab ko lang siya. And, syempre, yon. Sinabi ko naman kung kanino ko ginrab yon. So, kay Unicat ko lang ginrab yon. Kaya kung gusto nyong umorder sa kanya, order lang kayo sa kanya kasi 3.5 pesos lang etong D18A Pure White Tees Class A. At the same time, best code po ito kasi nga, BEA code tsaka CQS yung mga binebenta niya. At sa mga baguhan, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag BEA code or CQS yung isang bale, ibig sabihin is best code ito. Pwede rin naman kayong umorder ng mga hindi best code, kagaya ng mga VIP, mga HGL, pwedeng-pwede. Pero hindi ko pa sure kung ano yung mga feedback doon. Tsaka hindi pa ako nakakapag-open din ha. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi pa ako nakakapag-open doon. Ibig sabihin, yung mga picture na kinuha ko is ginrab ko lang kay Unicat, which is feedback yon ni Unicat. Pero marami namang nagsasabi din sa akin na maganda daw ang Pure White Tees kasi bawing-bawi daw nila yung napuhunan nila at the same time, malaki daw yung dinutubo nila. Pero, ayan, may pero naman. Syempre dahil sa White Tees ito, expected mo na hindi maiiwasan na may mga mancha. So, kailangan ng effort, kailangan mong labhan. Tapos, syempre dahil sa White Tees ito,
Ibig sabihin, parang medyo nagbabrownish siya. So, kailangan mong ibabad. Kailangan mong ibabad sa, tawag to, sa sunrocks, ganon, kailangan mong labhan. Pero nasa yun na yun eh, diskarte mo yun kung gusto mong labhan o hindi. Pero kung ako yung tatanungin mo, kasi syempre white teeth eto, edi dapat mas magandang labhan, mas magandang plansyahin, para talagang maganda yung, alam nyo yun, kapag pipicturan nyo, eh maganda yung aura, maganda yung effect, maganda yung effort, mas mahal nyong mabebenta. Kasi yung effort nyo, yung diskarte nyo naman, dun yung mapapamahal yung binebenta nyo. Lalo na sa effort nyo. Kasi syempre, kailangan yung effort, kailangan maganda yung pagpicture nyo, yung lighting nyo, yung basta lahat, everything, kailangan maganda para mas mahal nyong mabenta. Kasi kung hindi nyo yan pinlansya, hindi nyo linabhan, or kusot-kusot, ganon, or pangit yung pagkakapicture nyo, eh mababa nyo lang yan mabebenta. As in mga 50, mga ganon, 30, ganon nyo lang. Kasi walang effort. Pero kung may effort, mas mahal yung mabebenta yan. Tsaka konting diskarte lang sa lightning, tapos sa pagpicture-picture nyo yon, para mahal yung mabenta yung isang product. So yun, so I hope na sana nakatulong sa inyo itong video na to. At kung nakatulong, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. And thank you po pala sa lahat ng nanonood ng vlog ko. And thank you dahil nadadagdagan po yung subscriber ko. So I'm so happy kahit na ginigipit tayo ng YouTube tax na yan. Ay, charot. Hindi man tayo ginigipit, kundi parang ang OA lang kasi nung kaltasan nga nila. Lagi ko itong sinasabi sa inyo na, alam yung tipong sana nakasahod na ako kung hindi ganun ka-OA yung kaltasan ng YouTube tax. Pero okay lang yan. Konting effort, konting push, malay natin makakasahod din ako. Kasi mag-daily-daily vlog na lang ulit ako. Mag-effort akong mag-vlog. Mag-effort din ako mag-share sa inyo para makatulong din sa inyo. So, etong pag-share ko, hindi naman ako sa pagiging madamot. Gusto ko lang talaga mag-share. So, yun. So, bye-bye!